Sino may kasalanan? Ikaw. Kasi wala kang kaplano-plano sa buhay mo. Nung nagpasarap ka, wala kang reklamo. Pero nung hindi mo na mapakain yung mga pamilya mo, sa dami ng pamilya mo, iba-iba yung babae mo, eh dumami anak mo. Oh, sino may kasalanan? Ikaw. Isisi mo lagi sa gobyerno, hindi mo mapakain. Eh lagi ka sa kalsada, sigaw ng sigaw. O, di ba? Mag-comment kayo mga kababayan. Kasi minsan nakakainit ng ulo. Singinit ng kape sa umaga. Pagka ininom mo, mapapaso yung dila mo. O, di ba mga kababayan? Ganun ang explanation. What the heck? Mga ganyan. O, tignan nyo, ang ganda dito. Pagka ito, lumago ang puno. Lumago yung dahon ako. Lahat ng turista magiging happy. Wow! I love the trees. The coconut. It's a very nice place in the Philippines to stay in Manila Bay. The blooming coconut tree, mga ganyan. I would like to go back again in the Philippines. Even a month or in the whole year of my life, I will bring my family, my loved ones. I will visit Manila Bay and spread the good news to my friends and my fellow countrymen in my country. O mga ganyan. Ganyan ang balita na kakapagbigay ng good vibes sa ating bayan. Hindi na daw kailangang magtanim. Bakit daw mga puno ng nyug ang itatanim? Bakit hindi daw bakawan? Sabi ko nga sa inyo, pagka sa iba ito, ibang administration, basura ang itatanim, hindi mga puno. Sasabihin nila, gasto lang yan, gasto lang yan. Kusang tutubo yung mga puno. Tingnan nyo mga sinasabi nila. Kusang tutubo daw yung mga puno ng ano dito, ng nyug. Ganda dito. Ayan o. Woo! Manila. Baka kasi isabotahe yung puno, biglang nakawin, mga ganyan. Kaya tulad ngayon, malakas po yung hangin ngayon, nilagyan po ng mga ganyan para mas maganda yung pagkakatanim mga kababayan. Kasi yung iba, yung mga magagaling, sasabihin nila mababaw daw yung pagkakatanim. Yan yung mga isipan na talangka, yung mga isipan na ayaw umasenso ang ating bayan, pati pagtatanim ng puno. Tuturuan nila yung nagtatanim, bakit daw mababaw yung pagkakatanim. Itong mga expert na ito, hanggang komento lang, wala naman maitulong sa bayan. O, diba mga kababayan, antayin nyo po na lumaki itong mga punong ito at lumago yung kanilang mga dahon. Magsisilbing silungan ito ng mga namamasyal dito sa Manila Bay. Kitang-kita nyo naman, oh. Pang world class yung barikada, di ba? Oh, di ba mga kababayan, buti na lang may ganito. Kung hindi, matatangay ito ng hangin. Oh, di ba ang ganda? I-comment nyo nga po mga kababayan. Diba maganda na nilagyan ng barikada itong puno? Oh, kita nyo dito mga kababayan, oh. May bunga agad eh. Nasaan yung bunga? Yun, oh, may bunga, oh.
Makikita niyo yung bunga, mga kababayan, meron ng tatlo asa pa lang. O, di ba? Tapos may ugat na, mga kababayan, ang galing, bilis. Makikita niyo dito. Pininturahan na ito, ang galing . Wala nga ito sa ibang bansa . Makikita niyo dito. O, di ba? Ang ganda. May ganyan ba sa ibang bansa? Wala, mga kababayan. Only in the Philippines, sa Manila Bay. Yung mga puno ng nyug mayroong may bakod. O, di ba? Pag sa dilawan nito, hindi ito papansinin. Hindi magtatanim ng mga puno. Ang itatanim ay yung mga puno ng basura. Okay, tayo nyo . O, di ba, mga kababayan, hanggang dito yung pagtatanim. Sabi ng DNR, ilang puno daw ng coconut? Mga 60 to 80. Dadagdagan pa, mga kababayan. At ito, wala pang tanim. So, sa mga susunod na araw, meron na yan. Baka merong bunga agad dyan, mga kababayan. Dito, tignan nyo, ang ganda . Di ba ang sigla-sigla na ng puno? Di ba tumayo agad? Naging fresh yung mga dahon. Dati dito, walang mga puno dito, mga kababayan. Yung iba pinutol ng mga walang magawa. Yung mga hindi sumusunod sa batas sa ating bayan, yung mga puno dito pinuputol dati. Pero ngayon, tignan nyo, nagtanim ng mga puno para sa ating inang kalikasan dito sa Manila Bay. Sabi ko nga sa inyo, pagka sa iba ito, ibang administration, basura ang itatanim, hindi mga puno. Sasabihin nila, gasto lang yan, gasto lang yan. Pusang tutubo yung mga puno. Tignan nyo mga sinasabi nila. Pusang tutubo daw yung mga puno ng ano dito, ng nyog. Hindi na daw kailangan magtanim. Bakit daw mga puno ng nyog ang itatanim? Bakit hindi daw bakawan? Tignan nyo mga isipan ng mga taong ito. Pati nananahimik ng mga puno ng nyog, pinapakilaman nila. Gusto daw nila puno ng bakawan. Hindi daw puno ng nyog. Ano daw silbi ng puno ng nyog? Diba? Nasa lupa daw, dapat bakawan daw para mabuhay yung mga isda. Tingnan nyo mga isipan ng mga ito. Diba? Yan yung mga isipang isipang dilawan . Yung ayaw nilang magkaroon ng magandang tanawin dito sa Manila Bay. Gusto nila puro basura. Gusto nila punong-puno ng basura, hindi yung punong-puno ng mga punong kahoy na pwedeng silungan ng mga namamasyal dito. Di ba, mga kababayan? Tignan nyo, may bunga na. Nasaan yung bunga? Kinuha na. Grabe naman. Ba't nyo kinuha agad yung puno? Yung puno, yung nyog. Yung bunga. Naba naman yan. Di ba, mga kababayan? Mag-comment kayo. Pag di kayo pinapa-comment, nagko-comment kayo . Wala. May nagtatanong, bakit daw pandak yung puno ng nyog? Siyempre, katatanim lang yan. Kayo naman, gusto nyo higante agad yung puno ng nyog? Hindi pwedeng bata muna hanggang sa pagtanda. Tinatanong, ba't si Dagol yung puno ng nyog na tinanim? Pati ba naman itong nyog? Papakilaman nyo. Buti nga, naisipan ng DNR na magtanim ng mga puno ng nyog sa pamamagitan ng utos ng ating Secretary Roy Simato. Diba? Kasi naaawa siya sa mga tao. Pag pupunta dito, walang masilungan. Kaya pag ito nabuhay, sana lahat mabuhay, mga kababayan, para maganda yung silungan dito. Sana hindi babuhin ito ng mga taong walang disiplina. Diba, may mga ganyan . Tignan nyo dito .
Lumalaki na mga kababayan, nararamdaman ko. Ang dami ng ugat to. Oh, 'di ba mga kababayan, ang laki na oh. Sabihin, bakit sinlaki daw ni Dagol itong puno? Eh syempre katatanim lang 'yan. Ito yung mga puno ng nyug na hindi na gaanong lumalaki. Yung bang hindi kinaaakyat sa puno, aabutin mo na lang. Pero mas maganda mga kababayan, dahil nga parang dwarf itong mga puno na ito, hindi gaya ng iba. Mag-comment po kayo kung tama ako mga kababayan, pero ang ganda, may barikada oh. O, di ba mga kababayan, mag-comment kayo. Yung iba, pag pinapa-comment ko ayaw. Yung iba, nagko-comment pag di ko pinapa-comment. Oh, anong masasabi niyo mga kababayan? Yung iba, ayaw ng puno ng nyug. Gusto nila, puno daw ng bakawan ng itanim. Mag-comment nga po kayo. Sino ba ang mga ito? Sino ba ang mga ito na ayaw nila ng puno ng nyug? Gusto ng puno ng bakawan. Kayo, pagka gumagawa ng maganda yung gobyerno, ayaw nyo. Diba? Dami yung sinasabi. O, tignan nyo. May bakod na. O, di ba? Ang ganda. Uy, may bunga na. Ay, wala pala. Sa susunod, pagkakaroon na ng bunga, gusto nyo meron agad. Kakatanim lang ito. Di ba? Ang ganda, o. O, kita nyo, mga kababayan, hindi na mabubuwal. Kasi yung iba, makapag-comment. Bakit ang babaw daw ng pagkakahukay? Malalim yan. Akala mo lang mababaw. Kasi ang babaw ng pagmamahal mo, kaya kay hiniwala yan. O mga kababayan, mag-comment kayo. Yung mga ano dyan, yung mga eksperto, pati puno ng nyug, kine-question nyo. Ang dami nyong tanong. Yung tanong na alam nyo naman yung sagot, tinatanong nyo pa. Kayo, itanong nyo nga kay ano, kay Mr. Magtanong. Ang ganda ng Manila Bay. Akala nyo nandun tayo sa New York, nasa Hawaii tayo. Yung iba ayaw ma-appreciate yung ginagawa ng ating pamahalaan, pinapaganda. Pero yung iba pinapapangit. Ba't gusto nyo ng puro pangit? Ano ito, damay-damay. Pagpangit ka, kami din. O, di ba mga kababayan? Kaya mag-comment kayo. Ito po sa Esme TV ko. Kahit maulan, tagaraw, nandito. Parisigaw ang mga balitang hindi isinisigaw ng ilan. Puro bias ang pagbabalita. Puro basura ang sinasabi. Pero sila naman, puro basura. O, di ba? Mag-comment kayo, mga kababayan. O, diba, yung iba ayaw ng puno ng nyug. Gusto, puro bakawan. Dito sa harapan, bawal ang bakawan dito. May mga ginagawa ang ating DNR na tinatamnan ng bakawan. Diba? Dito sa, ano, sa harapan ng Roas Boulevard, hindi ito tinatamnan ng bakawan. Ayon sa sinabi ng DNR, may mga lugar na pwedeng tamnan ng bakawan. Dito sa Roas Boulevard, ang itatanim ay puno ng nyug. Hindi puno ng bakawan. Puro kayo reklamo eh. Gusto nyo, ayaw nyong magtrabaho, puro ayuda kayo. Binigyan kayo ng mga talento. Mga talentong pagka pinagbuti eh, uunlad yung buhay mo. Eh kayo kasi, malalakas naman kayo. Hindi pa kayo ugot-ugot. Pero sinisigaw nyo puro ayuda, ayaw nyo magtrabaho, di ba? Ganyan kayo eh. Dapat matuto tayong bumangon sa ating sarili, hindi yung aasa sa gobyerno. Sampu anak, ayaw magplano. Gusto puro pasarap. Pagka dumaming anak, isisi kay Pangulong Duterte. Hindi na mapakain ang anak, isisi sa gobyerno.
Sino may kasalanan? Ikaw. Kasi wala kang kaplano-plano sa buhay mo. Nung nagpasarap ka, wala kang reklamo. Pero nung hindi mo na mapakain yung mga pamilya mo, sa dami ng pamilya mo, iba-iba yung babae mo, eh dumami anak mo. Oh, sino may kasalanan? Ikaw. Isisi mo lagi sa gobyerno, hindi mo mapakain. Eh lagi ka sa kalsada, sigaw ng sigaw. Oh, di ba? Mag-comment kayo mga kababayan. Kasi minsan nakakainit ng ulo. Singinit ng kape sa umaga. Pagka ininom mo, mapapaso yung dila mo. Di ba mga kababayan? Ganun ang explanation. What the heck? Mga ganyan. Oh, tignan nyo, ang ganda dito. Pagka ito, lumago ang puno. Lumago yung dahon ako. Lahat ng turista magiging happy. Wow! I love the trees. The coconut. It's a very nice place in the Philippines to stay in Manila Bay. The blooming coconut tree, mga ganyan. I would like to go back again in the Philippines. Even a month or in the whole year of my life, I will bring my family, my loved ones. I will visit Manila Bay and spread the good news to my friends and my fellow countrymen in my country. O mga ganyan. Ganyan ang balita na kakapagbigay ng good vibes sa ating bayan. Salamat! And once again, ito po sa Esme TV ko, ang laging sumisigaw kahit bagyo. Mabuhay po. At isa pa, subscribe nyo ako. Mabuhay po.